Isang inalok ni Attorney Mervic Leonen ang kanyang pagbibiti bilang dean ng UP College of Law. Kasunod ito na akusasyon ng isang grupo na kinopya lamang ni Leonen ang isinulat sa isang artikulo. Nagpapatrol si Ces Orenya Drilon. Nilunok ni UP College of Law Dean Mervic Leonen ang kanyang pride at inalok ang kanyang pagbibitiw sa posisyon sa State University. Ito'y matapos siyang buweltahan ng akusasyong plagiarism o pangungopya ng grupong Philippine Social Justice Foundation sa artikulong sinulat niya noong 2004 para sa Journal ng Integrated Bar of the Philippines. Inamin ni Leonen na siya ay nagkamali. There is no pretension that when you are an academic that you're perfect. You really, like any human being, do commit those kinds of mistakes. Ang hakbang ni Dean Leonen para sa ilang tagamasid ay hamon sa mga hukom ng Korte Suprema na gawin ang nararapat. Ito'y sa kabila ng pag-absuelto kay Leonen ng kapwa-abogadong si Owen Lynch na siyang nagsulat ng ilang bahagi ng kanyang academic paper. The writings of an academic will not cause the liberation or the imprisonment of a convict, etc. But the Supreme Court, on the other hand, does make decisions on life, liberty, property, and many other things. Kasama rin sa nabueltahan si Attorney Harry Roque, na faculty din ng UP at abogado ng kaso ng Comfort Women kung saan ang desisyon ni Justice Mariano del Castillo ay kinopya umano. Pero itinanggi ni Roque ang paratang at kinwestiyon ang timing ng sulat. Nakatakda kasing ilabas ng Korte Suprema ang desisyon nito laban sa 37 propesor ng UP na nagkondena sa Korte Suprema nang inabsuelto si Del Castillo. Nakakalungkot na gusto nilang gawing batuhan ng putik ito, no? Well, in the first place, hindi naman kami ka-level ata nila, no? Hindi kami Supreme Court Justice. Ayaw ibulga ng Social Justice Foundation kung saan nila nakuha ang research ng pangungopya ng dalawang propesor. Ang punto nila, dapat hindi sila nagmamalinis. If you are not clean, then you have no authority, moral authority to accuse somebody else. Buwelta naman ni Leonen, hindi naman nangangahulugang ang mga nagkamali ay di na pwedeng manita. Iimbestigahan siya ngayon ng UP kung dapat pang manatili sa pwesto. Ces Orenya Drilon, Patrol ng Pilipinas.